Good morning, Pilipinas! Para bigyan tayo ng latest sa ating ulat panahon, makapanayam natin dito sa programa si Pag-asa Weather Forecaster Ariel Rojas. Good morning, Ariel! Unahin na kaagad natin ano yung update sa ating binantayang bagyong Maymay kahapon. At kaugnay nito, meron ba tayong panibagong sama ng panahon na namamataan? Magandang umaga sa iyo, Des. Itong si Maymay or si Typhoon Jebi, kaninang alas 3 ng madaling araw, ang kanyang mata ay nasa layong 1,575 kilometers hilagang silangan ng extreme northern Luzon. At taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot ng 160 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso na umaabot ng 195 kilometers per hour. At ito ay kumikilos pahilaga sa bilis na 25 kilometers per hour patungo dyan sa katimugang bahagi ng Japan. Ito ay wala ng direktang epekto sa alinmang bahagi ng ating bansa. Ito ngayon nakalabas na lang par kahapon, ayon nung isang araw, nung Sunday evening. Samantala, mula sa trough or extension ni Jebi ay may nabuong isang low pressure area na nasa labas ng bar. At kaninang alas 3, ito ay nasa layong 1,530 kilometers silangan ng Hilagang Luzon. In the next 24 hours ay mababa ang tsansa na itong LPA ay maging isang ganap na bagyo. Pero hindi natin inaalis ang posibilidad na ito ay maging isang bagyo. At pag nagkataon, pag ito ay naging bagyo at pumasok sa loob ng par, ito ay papangalan ng bagyong Neneng. Sa kasulukuyan, itong LPA ay wala nang direktang epekto sa alinmang bahagi rin ng ating bansa. Nalaman nga natin na bagamat noong makalawa ay nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang binantayan nating bagyong Maymay, isang panibagong sama ng panahon ang ating binabantayan sa labas itong Philippine Area of Responsibility. Hindi po natin inaalis yung posibilidad na ito ay ma-develop sa pagiging isang ganap na bagyo, kaya naman patuloy natin babantayan yung mga development at yung mga pagbabago pa kaugnay nito. Ariel, nabanggit mo na yung mga sama ng panahon ay wala namang direktang epekto sa anumang bahagi nitong ating bansa. Ngayong araw na ito, anong weather system ba yung iiral at ano yung magiging epekto niyan sa lagay ng panahon at sitwasyon ng ating mga karagatan? Habagat pa rin, Des, ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa na nakakaapekto nga sa katimugang bahagi ng Luzon at sa buong Visayas at sa buong Mindanao. At dahil dyan, ang mga rehiyon ng Central Luzon, Metro Manila, Calabar Zone, Bicol Region, Mimaropa at Western Visayas, pati na rin ang Zamboanga Peninsula at ARMM ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms dahil nga rin yan sa habagat. Pero ang remaining part ng bansa ay makakasili pa rin ng haring araw, bagamat kailangan pa rin magbantay sa mga episodes ng localized thunderstorms lalo sa hapon at sa gabi. At para naman sa kondisyon ng mga karagatan sa ating bansa, ang palibot ng Pilipinas ay makaranas ng katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Pero ang inland seas dyan, especially sa may dakong Visayas, ay makaranas naman ng katamtaman hanggang sa paminsan ay maalon na karagatan. Okay, magdoble ingat sa anuman ng inyong lakad. Ito, Ariel, panghuling katanungan na lamang. Noong weekend, marami ang nagulat sa pagsimula kasi ng Setyembre, isang bagyo kaagad ang bumunga dito sa Philippine Area of Responsibility. Ang tanong ko tuloy, ilang bagyo pa ba yung dapat nating asahan kapag ganitong bahagi ng taon? At para mas mapaghandaan ng ating mga kababayan, ano ba yung kadalasang track o yung direksyong tinatahak ng mga bagyo? Sa ating pagtaya, sa buwan ng Setyembre, ang average number of tropical cyclones na pumapasok sa Pilipinas ay 2 o 3. At ang average track din na ating nakikita sa buwan ng Setyembre sa mga nagdaang bagyo ay pahilagang kanluran at normally ay naglandfall dyan sa hilagang bahagi ng Luzon. Patuloy natin babantayan yan. Nakapanayam natin ng live si Pag-asa Weather Forecaster Ariel Rojas. Maraming salamat sa iyong mga paalala at mga kaalamang ibinahagi sa amin ngayong umaga. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV matapos lamang ang ilang paalala.